Tatlong anak ang nawawala. Ano, yan po ang sitwasyon ni Ginang Narisa Usman ng Barangay Katuli, Sultan Kudarat dahil sa pagkawala ng kanyang tatlong anak na sina Esnay Raabo, 14 years old, Al-Ansar Abo, 12 years old, at Shahana Abo, 10 years old, at nawala po ang tatlong anak noon pong Sabado. Kausapin na po natin ngayon si Nanay Narisa Usman. Bali siya po ang stepmother ng tatlong batang nawawala. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Nanay Narisa, magpapakwento po kami sa inyo, no? Ano po ba ang nangyari? Papaano pong nawala ang inyong tatlong anak? Ano po kasi po, ma'am, nung umaga ng Sabado, nag-aral po yung mga bata. Noon ang alis nila sa amin, dito sa Katuli, Sukat, Kudarat. Doon po sila nag-aral sa Mabini, Stress, Madrasal Quran, ang madrasa nila. Tapos pagka time nila ng 10:30, nagtawag ako doon sa nanay ko, punta sila sa tindahan namin. Ang tindahan namin is sa Old Market ng Poblasyon 6, Cotabato City, yung prutasan. Tapos yung that time na nagtawag sa akin yung mga bata, wala na daw silang klase kasi musabaka daw. Ang musabaka, yung parang nagalaro lang po. So ang tawag ko po sa mga bata, mag-uwi na po kayo kasi wala nang madrasa. O di kaya yung isa mag-uwi sa bahay, yung dalawa magbantay sa tindahan. So nagtado yung mga anak, mga bata ba na hindi daw sila mag-uwi. Kasi yung isa masakit daw ang tiyan, ganyan. Sabi ko, o sige, huwag naman na kayo mag-uwi. So gipuntahan sila ng tatay nila kay nagaulan, mga 12 tanghali yun. Wala na sila doon. Ano po ang sabi? Meron uhubang mga nakasaksi doon sa lugar? So sa school po sila, nawala? Patindahan po namin, ma'am. Ano po? Patindahan sa Old Market. Sa tindahan? Pwede pong pakisabi ko ano pong tindahan ito? Sa prutasan po, Old Market, vendors ng prutas sa Poblasyon 6, Cotabato City. Sa may vend, ano pong sabi ng mga nakasaksi? Wala rin po silang makita. Tapos yung hintay lang po namin, ma'am, kasi ang akala namin, nagkain lang po dun sa restaurant. Itawagan ko yung nanay ko, sabi ko, ina, nandiyan yung mga bata. Sabi niya, wala na sila. Tapos, gihintay lang po namin hanggang alas 3 kaya sabi ko baka nagbalik sila sa madrasa. Ang sabi ng nanay ko, nandito naman yung mga gamit nila. So gihintay-hintay lang po namin. Nagpunta na po kami dun sa lolo at lola niya, yung side sa nanay niya. Kasi po mama ko, stepmother nila po ako. Pero kahit stepmother nila po ako, naging mga anak ko rin sila. Kaya dito nag-akis sila sa akin ng mga 4 years. Medyo ano ho, no, nakapagtataka rin ho kasi hindi naman na po ganun kaliliit yung mga bata. Yung isa 14 years old na po. Kumbaga sanay na rin po, marunong na rin pong mag-iikot, ano? Opo. Sumasama po ba sila? Nasabihan niyo po ba sila na huwag sasama sa hindi nila kakilala? Matatanda na po kasi sila yung ma'am. Masaan ko na yung sa tindahan namin. Masaan ko na yung sa lahat ng dinatingilan kasi nag-dispose po kami ng prutasan sa Cotabato City. Lahat po ng mga vendors na nag-tinda sa town, software, ginasingil po yun ng mga bata yon. Kasi bago po kong panganak, mga sobra 20 days pa po. So yun, pag may singil siya o nag-abante paninda, sila po yun. Alam nila na po yun. Pero ang kaya po kung nanawagan po, ma'am, kasi yung mga parents niya sa nanay niya, saka parents niya sa tatay niya, wala po kasi silang alam kung saan daw yung mga bata. Ito po, no, mga kapamilya, pinapakita po natin yung larawan ng tatlong bata. Ito ngayon, si Al-Ansar Abo. Pakidescribe po, Nanay Narisa, si Al-Ansar. Ano po ba yung itsura niya? Gaano po ba siya kataas? Si Al-Ansar Abo, ano ang suot niya nung nawala? Ma'am, 1 inch ang buhok. Tapos ang last na pag-alis niya dito sa bahay, naka-uniform po siya ng puti, nakapantalon po siya ng itim. Pero ang sabi ng nanay ko, gihalis po niya yung pantalon niya itim, giiwan niya sa pwesto namin. Ang suot niya lang po, short. Naka-short po siya, tapos naka-puti na t-shirt. Tapos po ma'am,
4-11 ang fit niya. Tapos yung kanyang kapatid naman, si Esnaira Abo, paki-describe si naman Esnaira Abo po, ma'am. Senior, grade 7 yun, then ang fit niya, 5. Ang tundong niya ay naka-uniform sila ng abaya kasi nag-aral sila ng Arabic. Hindi ko lang po mapansin yung tundong niya, ma'am, pero naka-abaya sila yon. Tapos si Shahana... Shahana Abu, siya po yung bunso. Grade 3 po yan. Si Alanta, grade 4 ng Central Pilot sa Cavite City. Si Shahana Abu, 4'11 ang feet niya. Pareho rin sila ni Alansar Abu ng Tangkad. Tapos nakaabaya rin po siya, ma'am. So yung si Shahana at si Esnaira po ay naka-black, no ho? Opo. Oho, kasi nagle-lesson daw sila. Ano nga hulit yung tawag dun sa damit nila? Abaya? Opo, ma'am, abaya. Yung so, damit nila, dress na itim yung abaya po, ma'am. Opo. Alam nyo ho, nakapagsumbong na po ba kayo sa mga pulis? Opo, ma'am. Sa Papawan, sa Cavite City. Ano pong sabi nila? Yun po, ma'am. Ibrigada ko po, ma'am, kasi para madali daw maaksunan, para makita daw sa international. At saka sila din po, ma'am, mag-action din po sila kung anong balita nila, tawagan nila rin po ako. Tumulong po tayo, tulong squad, ano? Kasi maski naman yung mga kapulisan natin, syempre limitado din yung kakayanan. Eh kung lahat po tayo makikialam, lahat tayo titingin, oo, lahat tayo tititigan yung mga larawan ng batang ito na ating fina-flash. Tatlo pong magkakapatid. Nanay Narisa, kumusta ka naman ngayon? Ito, medyo na-stress lang po. Saka ano po, siyempre kinakabahan po, ma'am. Saka ilang araw po hindi kami makatulog. Ako po, ma'am, kahit yung hinawakan ko minsan, natulala lang ako kahit wala akong alam kung saan yung mga bata. Oo. Well, may mga kapatid pa po ba itong tatlo? O may sarili ba kayo mga anak? Kung posible po, ma'am, 9 po sila magkakapatid pero tatlong ina. Sila po yung unang wife ng asawa ko. Tapos yung nanay nila, iniwan sila ng yung si Esnaira, yung panganay nila, Kender pa po. Tapos yung dalawa yung si Alansar, si Esnaira, Shana, hindi pa po nag-aral nung iniwan sila ng nanay nila sa tatay nila. Tapos po, ma'am, hanggang ngayon, wala po rin communication yung nanay nila sa tatay nila sa kanyang sa mga bata. 7 years or 8 years na po. Nanay, tapos yung may tatanong nanay Narisa. Ma'am, yan po lang sila, ma'am. Apat na magkakapatid. Ang bunso nila, 5 years old, nandun po sa lolo at lolo niya, magulang ng nanay nila. Nandun niya po ako, ma'am. Lagi po ako nagkatawag sa kanila. Lagi po ako nagkakommunicate. Ano, nanakita niyo ng mga apo ninyo, yung mga bata. Wala rin po, ma'am. Sabi ko, ano po, lolo at lola, ibrigada na po natin yung mga bata. Kasi wala na po kami communication kung sana sila. Wala po kami alam kung sana sila. Nanay Narisa? Opo. Tatanong ko lang, may problema po ba sa pamilya ninyo? Hindi ho kaya naglayas tong mga bata? Parang ganun din po, ma'am. Parang nagkuha sa kanila po, ma'am. Kasi hindi ko maisip na ma-hold up yung bata o nag-kidnap o nag-libo sa dagat. Kasi matatalino po yung sila, ma'am. Marunong sila na parang may nasamaan sila yung po, ma'am. Kaya po, ma'am, nananawagan po ako kung sino po yung nakakapulot sa kanila or napunta ng mga bata, sana itawag nila po, ma'am, sa amin. Nanay Narisa, ano ho yung dahilan para pwedeng maglayas itong mga bata sa inyong bahay? Hindi ko rin po, ma'am, alam. Ho, yun nga eh, parang kung sana nga ho, hindi sila dinukot, ano, pero kung naglayas po yung mga bata, ano kaya po yung dahilan kung sila ay lalayas? Wala na po napapagalitan dun sa mga bata. Minsan ho kasi ganun yung dahilan, ba't umaalis yung ibang mga batang hinahanap po dito sa ating programa? Opo, ma'am, pero ano po, yung wala na po matanda na
ano yung pinapalo, hinihigpitan, kasi malaya po sila, ma'am. Lahat ng gusto nila, binibili, lahat ng kung anong kailangan nila, pinaparal po sila. Nagulat gano'n yung mga teacher nila, nakita sa online, na nawawala po sila. Sabi ko, pag may alam, magbalik sila dyan mag-aral, pakitawag lang po sa amin, sabi nila, opo. Pati kayo mga teacher nila, nagulat po. Naku po. Imposible naman na hindi namin sila palaki ng maayos. Eh. Halos isang linggo, pinaparal namin sila, dalawang araw sa Arabic, limang araw sa English. Pero yun lang po, ma'am, pagkatapos nila po mag-aral, magtulong po sila sa amin sa gawahing bahay, gawahing paghanap buhay. Kasi mahirap lang po kami, walang trabaho ang tatay at nanay. Iniwan ang nanay, tapos ako, ma'am, bago pa akong panganak, na kailangan po sila sa pagtinda. Yun lang ang matandaan po. O baka, pero kung inaway ng kami, wala po, ma'am. Ewan lang kung bakit sila kinuha or naglaya. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanila at paano po kayo matatawagan ng ating mga manonood? Ano po, ma'am, may number po ko dun sa yung brigada po. Pwede po nila ako tawagan dun kung sakaling nasa kanila yung mga bata o di kaya kung nasa kamag-anak ng nanay niya, nasa kamag-anak ng dati nila, tawag nila po kung nandun lang sa kanila, ligtas yung mga bata. Yun lang po, ma'am. Oo, tumulong po tayo, tulong squad. Ito ho, i-flash ulit natin yung telephone number, hindi ko ata nakita. Yung contact number po ng nanay Narisa Usman para po sa tatlong bata ang nawawala. Ano, hinahanap na noong November 12, pasabay-sabay nawala. So, nakakapagtaka naman talaga. Yung contact information, ito po ha, tumawag po kayo sa 0926-976-4952. Uulitin po natin, 0926-976-4952. Nanay Narisa, maraming salamat po sa inyo at sana ho, sana mahanap po natin ang inyong mga anak. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Ingat po kayo. Ang komplikado po talaga, no, tulong squad. At bagamat na pag-uusapan po natin minsan yung mga domestic issues dito po sa ating programa, lahat tayo walang karapatan, oo, na manghusga kung ano man yung pinagdaraanan ng bawat pamilya. Kasi alam natin, naririnig ko lang naman, hindi naman ako makarelate, mahirap daw talaga magpalaki ng anak. Pero isa rin mahirap, mahirap rin daw magpalaki ng magulang. Parehong mahirap. Ano? So tumulong po tayo.